Hello. Magandang araw po sa ating lahat. So today is February 28. Yan. So we have a job today. So this is MSI. Ayan, as you can see, this is MSI. MSI Dual Pan Gaming X RTX 2060 software. Okay. So let's open. Ayan, as you can see. So they have RTX, ano ba ito? Vitus? Ah, hindi. Hindi siya Vitus. UI Gaming X. Ayan. So, according sa customer, ang problem nito ay memory. Okay, check natin kung may display. So, first, we need to check. Okay. Check natin ang data clock. Specs reset. So, according sa customer, no display to, pero we need to check before we start. Okay. So, walang problem ang data clock and specs reset. So, check natin data. Okay. Not shorted. So, dito, something 12 volts. Okay. Not shorted. 3.3. 1, 2, 3, 4, 3.3 volts. Okay, present. So, this is good. And according to customer, this is a VRAM issue. So, let's check. So, P8 pin. So, check natin kung may display. Ang nakalagay dun ay no display. Ay, no display pala siya. Okay, check natin kung may display o wala. So, andin natin yung onboard display para ma-check natin kung wala ng issue. Let's power on. Power on. Okay, full speed ang pan. So, may issue siya sa GPU chip. Naka-full speed eh. Basta naka-full speed na ganyan. So, may issue siya sa chip. So, kahit yung onboard, walang display. So, wala din display dito sa monitor. So, full speed yung bandila. So, turn off. So, we need to remove. Check, hindi man lang umiinit yung kanyang chip. So, I don't see any heat temperature. So, we need to remove the all backplate. So, no display. Sabi, memory issue daw yun ang sabi ng customer. Kasi, no display. Paano nyo kaya nalamang memory issue? Siguro ni-repair nyo na. Pina-repair. So, I don't know. Super dumi nito, guys. Mga buhok ng aso. O pusa. Dumi siya. So, wala na din siyang thermal paste. O konti. Ibig sabihin, dirty na. Tinanggal na nga siguro niya.
So, remove natin itong mga anong kalawangin na pati. Kinalawang. Siguro, parang basa dito. Naihian yata ito ng pusa. O, daga. May mga buhok siya, guys, eh. Ah, may mga buhok-buhok siya. So, let's see. Kung totoo yung sinasabi, memory issue. So, kalasin muna natin ang mga lahat ng tornilyo. Wala na pala siyang tornilyo, guys, sa likod dito. So, naklas na to sa hindi binalik. So, wala tayong magagawa. Yung nakalas na ng iba. Walang tornilyo sa likod. Kulang ng tornilyo dito. Dalawa. Kulang. Yung tinanggal natin, dito lang. So, let's see what happened. Okay. So, basa siya dito. Hindi naman siya amoy ano. Okay. So, madumi siya. Okay. So, inspection natin by microscope. Sinaantok ako ah. Okay. So, yung ganito, may schematic naman to eh. So, detected siya, pero no display siya. So, may mga ano na siya. Moisture na. Tapos, may buhok siya. So, yung ganito mga MOSFET. Madali ito i-repair kasi yung MOSFET ganito. Ano lang siya, madaling i-tester. Kung shortage siya o hindi. Wala masyadong piyesa yung likod. Okay, check natin sa thermal camera kung magpa-function yung kanyang chip. Kung iinit, tanggalin natin yung ano, base. So, tester natin siya. So, ready natin ang tester. So, so, we are trying to power on. So, check the temperature, okay? So, may temperature siya, pero wala siyang display. Yeah, so, yung temperature niya, pass-heating naman siya. But this is no display. Okay, 60. We turn up. Okay, so umiinit, ibig sabihin may problem lang talaga yung kanyang ano,
Kasi impossible complete ang voltage dito. Kasi umiinit siya eh. Umiinit yung chip niya. Siguro nga, may problem lang talaga yung mga memory. So, think, kasi nagkaroon siya ng moisture eh. So, detected naman siya kasi yung ating monitor, hindi siya nagdi-display. PC bench. So, natin yung camera sa kabila. So, dito, hindi yung monitor natin na yon. Yun. So, wala naman display. Ayan. Ayan, kita parehas. Ayan, at saka ayan. So, let's power on. Okay, parang may display. So, may display siya, guys. Ayan. So, may display siya dito. So, ano kaya problem? So, possible. So, kailangan ko siya, guys, i-testing dun sa kabilang. Ano kasi dito sa testingan natin to hindi gumagana eh. Titingnan ko kung may error yung memory. Or, may, ano lang. Or, mayroon kasi siyang, ano eh, corrosion. Ah, moisture. So, kailangan ng linis siguro. So, kailangan natin i-test dun sa kabila. So, ikabit ko pan samantala yung kanyang, ano, yung kanyang pan. Yeah, so, insert natin muna kung samantala. So, pan lang naman yan eh. Actually, ito, hindi naman ito sa pan, sa ilaw lang. So, lagay natin. Sali. So, lagay natin ang dalawang tornilyo. For VRAM tester. So, ano, okay. So, dun tayo sa kabila. Bench. Pin. Power on natin siya dito. Aha. So, power on. So, naka-full speed yung pan niya. Yeah, so, may display naman siya. As you can see, Asus. So, kailangan lang natin siya testingin. F8. So, run natin yung this tester. So, para ma-check ko yung memory niya. Okay, so running yung kanyang ano, testing. Okay, may error tayo. So, let's see. So, yung isa niya, mabilis yung ikot ng pan. Yeah, so, pale siya. As you can see, kulay red. So, let's power on. Again, tapos i-paint natin. So, ganda ng ilaw niya. So, check natin yung so, ibot natin sa SSD natin.
So boot sa SSD. So according sa customer, no display. So tinesting ko siya kanina, no display siya. Doon mga kinalas na natin, nag-display naman. So alamin natin kung bakit may failure. Okay. So check natin kung ano yung error niya. Okay. So ngayon, meron siyang error na 33. So sad naman. So ang error na ito guys, ay ang tama niya ay GPU chip. This is not a memory. Basta naka-receive kayo ng error na 33 guys. Ang dami nyo pati. Ang error ay sa may, ano, GPU chip ang error niya. So, sira. Sira yung GPU chip. So, sira ang chip niya. Sira siya. Subukan natin siyang i-cleaning kung kaya pa. Oops. Ayan, nag-detect yung driver. Ba't niya kaklog? Okay, shutdown natin. Okay, shutting down. So, ang gagawin natin siya guys dito, si may error yung kanyang D0. So, no display siya before. Susubukan natin siya kung pwede pa natin siya pagtiyagaan. Gagamitin natin na ultrasonic cleaner. Yan. Susubukan natin siya kung magpa-function pa siya. Then yung mga old thermal pad, subukan natin gamitin muna. Kasi stress test natin siya kung bibigay siya o hindi. So alamin natin. Ayan. So ang gagawin ko dito is, ano siya, ultrasonic cleaner. I-clean ko yung kanyang GPU chip sa ilalim. At saka yung kanyang... kasi nagkaroon siya ng moisture eh. Then, kapag in-stress test natin at nag-functions, gumana. At hindi siya nag-fail. So, okay pa to guys. Kasi yung error 33 is, ano na yun, factory problem na po kasi yun. So, kapag try na kasi ako nyan, kahit magpalit ng memory, hindi po siya memory, guys. Either GPU chip or lines ng memory. Possible lang, sumamba naman sa memory, pero yung error na 33 guys is sa ano yan, GPU chip or firmware nitong big IC na to, neto, o kaya nito, kasi wala naman siyang failure or capacitor, kaya nilang hindi natin siya makikita. Pag mga ganun, ang kailangan na ay ICU o oscilloscope ang kailangan. Wala naman, hindi naman siya error code 43 guys, wala siyang error code 43, bali susubukan natin siya. Tatry natin siya sa power cleaning. So, I think hindi mo lang ito pinalitan ng thermal pad. Yun yung isang pinakang issue niya. Walang palit-palit ng thermal pad. Luma na kasi yun. Nagtunas kasi siya, guys. Nagtunas yung mga thermal pad. Tapos makikita niya naman. Super dumi na kasi niya. Super dumi ng thermal pad, oh. Nagmo-moist na siya.
So, ngayon, susubukan ko siya sa... Iki-cleaning natin siya, guys. Okay? Sasalang natin siya sa... Saan ito nakalagay? Saan yun? Dito siguro. Inilagay yung coil. Actually guys, hindi to perfect para sa akin. Yung nilalagyan ng ano dito. Okay lang yan guys, kahit wala yung lagay nito. Dito. So hindi kailangan. Ito lang din pati nilagyan. Ito lang nasa gitna yun sa tabi. Hindi. So wala yan. Useless ito. Mas maganda pa yung naano ng init. Kasi nandyan yan. Kasi kaganyan, bumabara yung pan. Yung ano, gabok. Bumabara sa kanya. Nitip lang pala yun. So, hindi siya maganda guys. Pag yung mga ganito, hindi na ito guys nilalagyan. Kasi natatabingan pa rin yung heat niya eh. Ay, heat niya yung... Sa halip na i-exhaust yung heat guys. Kasi ano to eh, heatsink pipe to eh. Ito, heatsink pipe. Tapos yung heat, butas-butas naman siya para hanginan siya. Masasado, mas maganda pa yung pumapasok yung hangin. Parang ini-electric pan na, nalagyan ng electric pan kisa sa padaanin mo dito. Kasi heating na kasi ito, pupunta pa siya yung heat dito, babalik pa. Samantala kung hangin na lang, hindi na siya babalik, kundi nalabas na lang siya. Yeah, so paling gagawin natin dito guys hindi ko alam kung mali nung ano kasi medyo kukunti yung thermal paste yung nilagay sa dito. So possible na damage yung kanyang GPU chip talaga. So yun ang masakit. So subukan natin. Mahirap yun. Palit ka ng ano. Subukan ko na kasi yan. So ang error nito D0 di A, B, C, D. So, yun D0. Ito siya, di pinakadulo. Kahit guys, kasi magpalit tayo nyan. Ganun pa rin yan. Same issue lang din yan. Kahit magpalit tayo ng GPU chip, VRAM na dalawa, yung D na yan palitan mo, same error lang yan. So, hindi natin masyado malukit yung problem yan. Kasi last ano yan eh, last clock. Kung nagka-clock siya, nagre-read. Last clock lang siya na may ini-error siya dito. Either line kasi yan, line or damage line. Yan, or... I think yung capacitor, mga ganyan, something. Kaya lang. So, hindi natin sigurado. Na-try ko na kasi magpalit. Same lang ang ano, issue. Ilang beses ko na sinubukan ito. Error 33. Error 06. Error 07. Error 21. Yung mga error na yan, error 33. 32. Subukan ko na yan, guys. Ilang beses na ako nagpalit ng nitong memory, dalawahan, GPU chip. Hindi guys na wala yung problem. So, di, either line ng GPU chip papunta dito. Kasi ito, connected lang naman yan. So, makita nyo, may line yan papunta din sila ng CPU. Or else, talagang sira yung CPU. GPU, itong GPU chip. Hey guys, pagkita nang sira, mahal kasi yan. Kailangan naman order ka pa niyan sa NVIDIA. So, expensive. So, 50-50 kung sira din yung PCB line mo. Damage niya. So, useless. So, salang natin sa ultrasonic cleaner. So, update ko kayo guys. Di ko na siya isama sa video. Okay? So, wala din naman mabibidyo. Malayo yung ultrasonic cleaner na sa likod. Nandun sa likod siya eh. Ayun siya. Hindi abot, hindi nyo naman makikita yung pag-isusunik. Basta sinunik na clear natin. After that, so testing natin kung mag-work siya o hindi. Okay? Linisin ko yung mga ilalim ng GPU chip niya. Ito. Isusunik natin. Guys, pag sinunik mo kasi yan dito, sunik cleaner, nalabas yan dito. Yung parang nagmamagnetize yan. So, yan the best sunik cleaner. Okay? Update ko kayo later. So, hello guys. So, ito na siya.
So, undergoing stress test na siya, guys. Then, I see the problem. Kasi galing na siya pala sa technician according sa customer. Kaya pala yung kanyang memory, mga VRAM, ay ang daming plaques. Nung sinong ni Cloner ko siya, guys, naglabasan yung mga plaques. Kasi galing na pala siya sa technician pinagawa. Then, guys, binago din yung settings ng pan. So, yung pan niya kasi, yun dapat, kasi sa mga nire-repair ko siya, guys, na video card. Sa mga nire-repair ko na video card. Kadalasan, halos palagi ko nakikita kasi sa mga video card, especially sa gantong modelo. Yan. Ang pan nila, ang active pan, yung umiikot na pan, ay mismong nasa tapat ng GPU chip. Yan. Kasi ang tapat ng GPU chip nga, guys, ay ito. Subalit yung pan niya dito is hindi siya active. Ang active pan ay yung nasa dulo. Kung based dun sa analysis ko lang siya, guys, based lang sa mga nirepair ko, ha, ang settings niya na-change, nagbago. Ibig sabihin, either may ginalaw yung unang nag-repair or I don't know kung bakit ganon. So, para sa akin kasi, based dun sa analysis ko, dapat yung active pan ay nandun sa mismo sa ilalim ng GPU chip. Kasi, yung heat, hindi kasi ito active pan siya, umiikot lang siya, dire-diretso. Hindi kasi siya nag-i-stop, guys. Nag-i-stop lang ng pan dito, itong isa. Ngayon, kung itong active pan ay nandito, dito sa ilalim ng GPU chip, ibig sabihin, ano siya, guys? Yung bang heat ng GPU chip, may lalabas niya agad, galing papunta palabas. Siya bago siya pumunta dito sa dulo ng heat check pipe. Diba, guys? Kung pwede nyo, kasi dito, ano siya? Tumitigil kasi yung pan dito, yung current settings siya ngayon, tumitigil siya. Ngayon, yung heat kasi itong active pan. Ngayon, possible, yung heat ng GPU chip or mapapagod masyado si active pan na mag-full speed kasi naka 100 pa, nag-speed lagi siya. Naka-full speed lagi yung active pan natin kasi nga, heated na siya bago dumating sa dulo yung kanyang temperature na nasa sense niya. Ngayon, kung ilagay natin siya dito, so, hindi siya, guys, lagi magiging mainit. Pero guys, ito, dahil actually maganda siya, booster pan siya eh. Kaya lang, I think, masisira siyang masyado agad yung kanyang pan. Kasi naka-full speed siya eh. Full heating siya eh. Yan ay kasisira ng pan. Kasi nakalagay dito, guys, is naka... Yung isang pan niya is 15%, yung isa ay 22%. 28%. So, okay naman yung kanyang temperature niya, guys. Napakaganda naman ang temperature niya. Is 60 degrees Celsius lang. Si slower lang siya. Kasi ito, yun nga lang, hindi siya tumitigil. Ngayon, kung yung base lang sa sharing ko, possible kaya siya nag-freeze o nag-no display dahil nga dun sa problem ng either nireplow nga nung unang technician na gumawa kasi napagawa na daw dati pala eh. Yan. Then, nagpa-rethermal din siya dati. So, hindi niya alam kung original o PK yung nilagay. So, madudumi kasi yung nandito. So, isa, yun ang possible cause na naging issue niya. Ayan. Then, ngayon, papalitan na lang natin siya. Wala pa yan, guys, ha? Thermal pad para sa VRAM, ha? Ang nagmagana lang dito is GPU chip. Pero, sa guys, is clear. Linis, gumagana, walang sira, walang detected problem. GPU temperature is lower than expected. So, napakababa, guys. 60 lang. So, ang gagawin ko dito, tinanong ko na yung may-ari. So, ililipat ko yung pan niya, yun dito, para yung magandang speed niya. Kasi itong kabila, taga-batak na lang yan. Segunda pan lang yan eh. Para yung GPU chip niya, hindi masyado mahirapan sa heating bago i-transfer sa dulo. So, yung base lang sa ano. So, kasi nakita ko dun sa mga nirepair ko na ganitong modelo, guys, ng MSI. Nandito yung pan niya eh. Ayan. So, pwede naman natin siyang baliktarin, guys. Yung active pan ay nandiyan sa kabila. Pwede rin naman. Yan. So, base naman doon sa may-ari, sa base sa nyo, gusto rin naman niya ilipat dito sa malapit sa may GPU chip. Kasi, ano siya, ang ingay niya, guys, maingay siya. Kung mapapansin nyo siya. Yan. So, yung maingay siya palagi, guys, gawa ng active pan nga siya. Then, palagi siya naka-booster. Naka-full speed pan. Mga matang rating, guys, dito is 44%. Yung kalate, kalating porsyento, iniikot niya eh. So, yun yung isang issue, main issue. Yan. Kung ililipat ko dito sa kabila, mas maganda siguro. Kasi, ano nangyayari, guys? Ito, tumitigil siya, guys. Kahit naka-stress test na tayo, guys. Ito, naka-ano pa rin. Tumitigil siya, nakatigil. Ito lang yung tanga yung umiikot. Then,
pag tumaas yung temperature, kasi 60 degree lang siya guys. Pag nag-60, saka lang iikot kasi itong isa eh. So, medyo sayang. So, I think, possible kaya nagkaroon ng issue ganun. Then, yung naging issue guys nito, kaya nag-freeze, nag-no display. So, yung ginamit na thermal paste ay mali ang pagkakalagay. Din karambot lang kasi ang nilagay na thermal paste. Kaya mag-overheated yung kanyang GPU chip. Then, pangalawa, yung thermal pad niya, expired na rin po. Nagtutunas na po, nagkaroon na ng moisture. Yan, pangatlo pala yon sa thermal pad. So, may tatlong bahagi siya ng issue. Thermal pad, thermal paste, wrong, mali yung kakarampot. So, yun palagi kong ina-explain sa lahat ng video ko na laging ganun guys, na may mali. Okay lang magpasobra ng kaunti, pero wag naman labis. Okay? Kagaya nito, isa yun sa issue, nakakarapurat, kakapurat. Ngayon, tumagal yung GPU chip niya. Ay, ganun na naging issue. Nag-freeze yung BIOS niya, nag-no display siya, at minsan no display. Yun na naging issue. Yun ang isa sa mga possibilities. Ngayon, as after Sony cleaner natin guys, ayan, ang resulta. Good siya guys. Good. Okay na siya. Working na. So, lower lang yung temperature. Napakababa. Wala. Napakababa ng ano niya. Temperature. Ayan. So, ang stress test natin siya, running na siya ng 15 minutes. Pero okay siya. Good na good yet. Ha, good. Napakaganda. So, napakababa ng temperature. 60 degree. So, yung iba kasi, 70 nga. 70. Ibig sabihin, ang pan speed niya, guys, yung pan number 2 is 44% lang. Ibig sabihin, kaya niya pa i-100%. Yung pan number 1 niya, guys, is 31% lang. So, i-100%. Ay, kaya-kaya yung kung sasabihin niya, init lang ng GPU chip, init lang ng MOSFET, init lang ng VRAM, ay, kayang-kaya niyang palamigin. So, yun nga lamang naging issue, guys. So, design, then, thermal pad, and thermal paste. Yun yung mga wrong, na expired, wrong, yeah. So, yun yung mga naging issue. So far, guys, okay na siya. It's working fine. Gumagana na siya. So, tatry ko na lang din ito sa games, after, bago ship sa may-ari. Kasi nagkaroon siya, may explanation siya na nag-do-no display, nagka-crash. And so, under testing pa rin siya. Mas maganda yon para the best. No back job tayo. Okay? So, ayan guys. As you can see, success siya guys. Very, very simple problem. No display. And after many testing, many errors, or many checking. Ayan. So, nagkaroon siya ng display. Then, ayan. So, ni cleaner. Ayan, nag-good siya guys. Nabawasan ang problematic issue. Ayan, so, okay na po siya. As you can see, working po siya, gumagana po. Ayan, so, yun lang yung mga execute na, mga repair status nitong video card na to. Sasabihin na, hindi natin kailangan sabihin na thermal paste lang ang problem. Then, sa price na yon, hindi natin pwede sabihin na thermal pad lang problem. Yung ganun ang price natin. So, hindi natin pwede sabihin ganun. Yun nga yung reason eh. Yung ganung kahalaga na tinipid mo, ay bibili ka ng bagong video card na pagkamahal-mahal, di ba? Brand new. So, gaya niya, thermal pad, expired guys. Expired siya. Luma, dumi, daming alikabok. Mukhang may, moisture pa siya guys. Oh. Samantalang kung original yung nilagay mo, then correct maintenance every 1 year, then tamang thermal paste paglalagay mo, thermal pad. So, wala kang magiging issue sa video card mo. In the long run, magiging good siya 100%, di ba? Ganun yun. Minsan, kasi, namamahalan ako. Doon ako, hanap ako mura. Ganun kasi si customer eh. Hanap siya mura, murang repair. Hindi alam nila, ang thermal pad guys, maraming klase, may mumurahin. Yung panandalian lang. Yan yung parang pinagkatiwala nyo sa heatsink na at sa pan na lang yung heat. Di ba? Ay, siyempre may natutulong yan. Transferring din kasi ng heat. So, yan yung mga natin guys. Explanation ko. Then, kasi ito guys ay nasa VRAM. So, hindi nakatapat dito yung active pan. Ito yung GPU chip. So, ngayon ililipat natin yung active pan dito. Para hindi mahirapan yung VRAM. Hindi masyado mag-overheat. Kasi yung pan dito, hindi basta-basta umiikot. Yun yung pinaka-the-best option na mai-ano ko dito, guys. Para mas maganda. Yan. So, i-ano natin. I-correct natin as a technician. Yan. Para maging maganda yung video card nung may-ari. Okay? So, guys, paano? Stress test, pass siya.
So, magna 19 minutes na siya, guys. So, pass naman siya. Good po siya. Ayan. So, wala namang pinakitang error. So, pass sa stress test. So, okay po yan, guys. Ito na lang yung dagdag natin. Ayan. So, paano, guys? So, papaalam natin video card repair, ang workshop fix. Ayan. So, success repair na naman ito, guys. Sa no display. Kasi no display siya kanina. Hindi ko lang siya na-show, pero no display siya. Ayan. Okay? So, salamat sa inyong panonood. Para sa mga bagong salta sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na rin po sa iba mga customer para i-repair nyo na lang po ako para makapagpagawa sila sa eksperto sa video card. Okay? So, salamat po. Bye-bye. Bye.